Hey, what's up Ethical Nation? Once again, this is Carl Serrano and right now sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba yung dapat mong unahin pag mo-multiple accounts or pag-i-invest sa knowledge mo. So ngayon ito yung tanong ko, what if gusto mo magtayo ng isang poultry farm and then yung manok mo hindi nangingitlog? Mangingitlog ba yung manok mo sa pamamagitan ng pagbili ng mas maraming manok? Isipin mo na mabuti. Ganun eh sa pagtatanim. Diba? Nagtanim ka ng mangga, buto ng mangga, hindi siya tumutubo. Diba? Ilang buwan na yung nakalipas, kahit konti walang tumutubo. Mapapatubo mo ba yun sa pamamagitan ng pagbili ng mas marami pang buto ng mangga? So, alam mo naman yung sagot. Okay, very obvious naman yung sagot. Hindi mo siya mapapatubo sa ganung way. So, mapapatubo mo siya sa pamamagitan ng pag-i-invest sa knowledge mo para matutunan mo kung paano siya mapapatubo. Pwede kang umattend sa mga seminars ng mga successful sa, alam mo yun, sa pagpapatubo ng mangga o successful sa poultry farm. O yung mga may alam, kahit hindi naman successful na negosyante or yung mga marunong talaga, expert pagdating dun sa pag-aalaga ng manok, sa pagpapaitlog sa manok, yung pag-aalaga ng itlog para maging ano siya, maging safe or maging fresh, 'di ba? Maging maganda yung kalalabasan ng mga itlog, 'di ba? Hindi wala siyang kakaibang lasa, masarap, 'di ba? Hindi magbugok agad. Paano mo yung mga nangingitlog na manok, paano mo maaalagaan yung sisiw? So, 'yun ang gagawin mo dapat para alam mo kung paano mo papalaguin ito sa poultry mo or sa pagtatanim mo ng mga mangga. So, ganun lang naman kasimple yon. Meron akong mga nakausap before na hindi daw sila makapag-invest sa knowledge nila kasi hinahabol daw nila na makapag-multiple accounts. Kung sa single account nga, hindi ka nagkakaroon ng resulta, walang pagbabago kung magdagdag ka pa ng ibang accounts. Kasi parang ang ginagawa mo is yung itlog mo, hindi nangingitlog. Ang ginawa mo, bumili ng maraming manok para mangitlog to. Walang sense. Diba? It doesn't make sense. Kailangan alamin mo kung paano mapapaitlog tong manok mo na to. So, mas importante na sa simula, nag-i-invest ka sa knowledge mo kaysa sa pagbili mo ng pagbili ng multiple accounts unless ginagamit mo yan para mamawir. So, hindi ikaw yung kausap ko kung ganun yung ginagawa mo, yung nangangamada ka, tapos nagsisales match yung mga account mo, tapos yung ipapakita mo na ito yung chinecheck ko para mambaliw. Diba? Hindi ikaw yung kausap ko tungkol dito. So, sa akin, sa team ko, personally, ang tinuturo ko, yung ipang multiple accounts nila, hindi naman gagaling mismo sa kanila, kundi sa kinikita nila sa business. So, ginagawa ko, syempre, tinuturoan mo siya na makapag-DR, makapag-build ng team, at the same time, makabenta ng products. Para yung kikitain niya, yun yung ipang sa second account niya, ipang third account niya, pang whatever accounts, kung pang ilang accounts na yan. So, ganun yung tinuturo ko sa team ko. Unless sila mismo yung may gusto talaga. Na ito yung gusto ko na multiple accounts kasi, let's say na may experience na talaga siya sa pag-build ng network marketing team, talagang alam na niya pagdating sa network marketing. So, ganun. Pero para sa akin, hindi ko sila pinipilit na mag-multiple accounts ka. Kasi kapag yung upline mo, pinipilit ka mag-multiple accounts, hindi naman talaga para sa'yo yun eh. Most of the time, para sa kanila. Para kumita ulit sila sa'yo. Hindi kanila mapakita, so gagawin nila, pagkakitaan kanila. But I'm not speaking to all. Okay, tamaan na kung sino yung tatamaan. Yung mga magre-react ng negative, sila yung tinamaan. Hindi lahat ng uplines ganon, pero majority. Okay, pinag-multiple accounts, pinag-upgrade ka, hindi naman talaga para sa'yo. Most of the time, hindi naman talaga para sa'yo, para kumita lang sila. Okay, paano mo mamalalaman kung sinasabi niya talaga yon? Pinag-multiple account ka para sa'yo talaga? Kung nasa strong leg ka niya, kung wala siyang kikitain kapag nag-multiple accounts ka, most of the time, ganun yung sitwasyon. Kung nasa strong leg ka naman niya, mas wala naman siya kikitain kapag nag-multiple accounts ka. So, possible, talagang sincere siya na para sa'yo talaga yun. Pero para sa akin, kasi instead na turuan kita magdagdag ng mga accounts pa dyan sa business mo, tuturuan kita paano ka kikita. Tapos yung kikitain mo, yun yung pangdagdag mo ng accounts mo. Hindi wala ka na nilalabas na galing mismo sa bulsa mo. Nagagaling na mismo sa business, finifeed na mismo ng business mo yung business mo. Diba? Dahil sa kinikita mo dun sa business mo, nakakapagdagdag ka ng accounts. Mas nakakabili ka ng maraming products. Mas nakakapag-produce ka. So, yun lang yung masasabi ko pagdating dun sa tanong na yun na ano ba yung mas importante, unahin mo yung multiple accounts o unahin mo yung pag-invest sa knowledge mo. Pag nag-invest ka sa knowledge mo, mafe-feed yan yung ano mo eh, yung business mo eh, diba? The more na nag-improve ka, the more na nag-improve yung business mo. And syempre, sa by improve, I mean, nagtitake ka ng action sa mga natutunan mo. Hindi yung nag-aaral ka lang tapos wala ka namang ginagawa. Ang dami mo lang alam, pero wala ka namang ginagawa. So make sure na the more na nag-improve ka, ginagawa mo, the more naaangat yung business mo.
Okay, hindi mag-i-improve yung business mo unless ikaw yung mag-improve. So, palagi mo yung tatandaan. So, the more na nag-invest ka sa knowledge mo, the more na mas marami kang napoproduce para sa business mo. Tapos, yung napoproduce mo, hindi yun yung pag-multiple accounts mo. Wala nang problema dun. Ikaw na yung gumawa nun, di ba? Hindi ka na kailangan pilitin, hindi ka na kailangan sabihan. Kasi, totoo naman na mas malaki talaga yung potential income kapag multiple accounts. Kasi just sa business mo, multiple packages yung binili mo, multiple accounts. Okay? So, I hope marami kang natutunan dito sa video na ito. And make sure na i-apply mo agad yung mga natutunan mo. And kung nagustuhan mo yung mga natutunan mo, click mo yung like. And mag-comment ka dyan sa ababa kung meron kang mga suggestion, opinions, violent reaction, or whatever. Diba? Sasagutan ko lahat yan, mga comments dyan sa baba. At kung hindi mo pa na-download yung Poweran ebook, make sure i-download mo na yon kasi free yung ebook na yon. Napakalaki ng maitutulong nun sa'yo. Napakaraming mong madidiscover dun. Napakaraming network marketers na matulungan ng free ebook na yon, yung Poweran ebook. Hanapin mo lang yung link sa description itong video na ito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, make sure i-like mo yung Facebook page ko and i-click mo yung see first. And kung sakali man na sa YouTube mo pinapanood itong aking video, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!